Elizabeth Ann Jolene Luciano WInsett o mas kilala natin bilang si Liza Lorena ay isinilang noong October 31, 1949 at siya ay nasa 71 taong gulang na sa kasalukuyan. Si Liza ay isa sa mga batikang aktres sa ating bansa na hanggang ngayon ay namamayagpag ang kanyang kasikatan. Sumali si Liza sa pageant noong ito'y bata pa. Siya ay itinanghal the first runner-up ng Binibining Pilipinas noong 1966. Nagsimula si Liza noon bilang isang flight stewardess ng Philippine Air Line, naging tourist guide at PTTA Receptionist bago nanalo ng first runner-up sa Binibining Pilipinas pageant. Matapos ang kanyang pagsali sa mga pageant, ay inilok siya ng Sampaguita Pictures na gumawa ng mga pelikula. Dito nagsimula ang kanyang karera sa showbiz industry. Nanalo siya ng FAP Best Supporting Actress Award dahil sa kanyang pagganap sa pelikulang Oro, Plata, Mata noong 1983. Ginawaran din siya ng Best Supporting Actress ng Gawad Urian noong 1986 para sa pelikulang Miguelito, Batang Rebelde. Dalawang lalaking minahal ni Liza, ito ay sina Eddie Gutierrez at Honeyboy Palangka na kung saan nagkaroon siya sa mga ito ng tig-iisang anak. Narito't kilalanin natin ang mga anak ni Liza Lorena. Number 1, Tonton Gutierrez. Isang sikat at batikang aktor din sa ating bansa si Tonton Gutierrez. Ipinakilala si Tonton ng Viva Films sa pelikulang Sanay, Wala ng Wakas 1986 bilang leading man ni Sharon Cuneta. Maliban dito, ay nagbida rin siya sa mga pelikulang Nakagapos na Puso, Kung Aagawin Mong Lahat sa Akin, at marami pang iba. Si Glidel Mercado ang asawa ni Tonton Gutierrez at nagkaroon sila ng mga anak na sina Anika at Aniza. Ngayon ay kasama si Tonton sa pelikulang Princess Diaries. Number 2, Wednesday WInsett. Si Wednesday naman ay anak ni Liza sa negosyanteng si Honeyboy Palangka. Noong 2009 ay nanalo ang anak ni Wednesday na si Philip sa Europe Golf Championship na kung saan ay tinalo niya ang 30 iba pang manlalaro ng golf. Sa edad na 71 ay nanatiling single si Liza dahil hindi pa nito naranasan na ikasal. Wala naman anya siyang pinagsisisihan kung ganun man ang nangyari sa kanya. Kundi nagpapasalamat siya dahil sa nagkaroon siya ng mga anak, naging karamay niya sa buhay na ito.